crispy, lechon kawali. Umpisa na natin. Palambutin muna natin yung liampo. Nagpakulo lang ako ng tubig at nilagyan ko lang ito ng dried bay leaves at ng whole peppercorn o buong paminta. Ilagay na natin dito yung liampo. Papakuluan lang natin ito ng 30 minutes, pero mas matagal, mas maganda. Ang importante, lumambot ito ng tuluyan. Takpan lang natin itong ating cooking pot. At once na malambot na, tatanggalin lang natin sa lutuan. Ilalagay natin sa plato at aasinan lang natin ito. Siguraduhin natin na na-cover na ng asin yung buong sides ng liampo, pati yung ilalim. Pabayaan lang natin ito ng mga 15 minutes para ma-absorb ng pork, yung asin. After 15 minutes, magpapainit lang tayo ng mantika. At once na mainit na yung mantika, idiretso na natin yung liampo. Nasa around 320 to 350 degrees Fahrenheit ang init. Yung tagal ng pagprito ay depende sa tunog ng mantika, wala tayong definite time. Habang maingay pa yung mantika, ituloy lang natin ang pagprito. At once na medyo tumatahimik nito, i-check natin. At kapag golden brown na, ibig sabihin yan, pwede na natin ibaliktad. Mag-ingat lang tayo sa pagbaliktad ng liambo ha. May tendency ito na dumula sa ating tong dahil medyo mabigat. Ayaw nating matalsikan tayo ng mantika. Ayan. At sa pagprito naman nitong side na laman, hindi natin masyadong tatagalan dahil gusto natin yung laman juicy at tender, di ba? Kaya kailangan lang natin itong iprito between 3 to 6 minutes. Hindi natin ito papalutungin ng tuluyan. At makala ng 3 to 6 minutes, tatanggalin lang natin itong ating liambo dito sa ating cooking pot. Ang gagawin ko, itatabi ko muna to, ilalagay ko lang sa isang malinis na plato. At ipapa-cool down lang natin ito ng 15 minutes. At ito turn off muna natin yung heat ha, para hindi tuloy-tuloy yung pag-init ng mantika. Dahil ang susunod natin gagawin ay ito double fry natin ito. Ibabalik natin uli yung liampo dito sa ating cooking pot ng may mantika pagkatapos itong mag-rest ng 15 minutes. Makalipas ang 15 minuto, ibalik na natin dito sa ating cooking pot itong ating liampo. At iprito natin uli. Ito yung tinatawag na double frying. At nakakatulong ito para maging super crispy itong ating lechon kawali. At ang ipiprito lang natin ay yung part na may taba. Mga 4 to 6 minutes lang ang kailangan natin dyan. Tatanggalin lang natin sa ating cooking pot at papabayaan lang natin mag-cool down. Once na nag-cool down na, hiwain na natin ito at mapapansin ninyo, sobrang lutong na ng inyong lechon kawali. Ang gagawin natin susunod ay i-chop lang natin ito into serving pieces. At i-serve na natin kasama ang paborito nating sausawan. Ito na ang ating crispy lechon kawali! Tara, kain na tayo!